Kin, welcome back again, kabayan. So, today ay tuturo sa inyo kung paano mag-registered sa POA EA Balik Manggagawa online. So, una punta muna kayo sa Google, hanapin nyo itong Balik Manggagawa application. And tapos, i-click nyo lang itong Balik Manggagawa online. So, pag-click nyo, ito ang lalabas. So, mag-register tayo. New user tayo. So, dito tayo sa kabila. Bayaan muna natin yung kabila. So, kailangan nyo ng name, middle name, at last name, ang birthday, nyo, kung anong taon, month, kung male ba kayo or female, at ang importante ay yung Gmails, kasi magsisend to sa inyo ng link. Ito ang pinaka-importante, kailangan ay tama ang links. Ito ang pinaka-importante, guys. So, and then, password. Then, new re-enter password. Then, click nyo itong I'm not a robot. Kasi hindi tayo robot. Then, i-click nyo itong, checkan nyo itong I accept the terms. So, milalabas nga dito. So, basahin nyo na lang to. Acceptance of terms. Welcome to the POA. Yan. So, ganun lang. Basahin nyo lang muna ito. Itong definition of terms. Then, processing, OEC. Dito rin kayo ko kasi kukuha ng OEC online. Kaya nga tinawag itong BM online processing system. So, ang i-click nyo ay accept para yung sign me up ay pumula. Pag-click nyo, ayan na siya, pumula na siya. So, ready na. So, i-click nyo naman itong sign me up. Click sign me up. Then, processing, sabi niya, nilalabas dito na notice you, your account has been successfully created. You can now log into your account. Sabi niya, log in tayo sa ating account. Okay, so pupunta na tayo doon sa ating email. So kailangan may email kayo. May email kayo, importante yung email. So, ito na ako, binuksan ko na ang aking email. Kung makikita nyo, BM Online, POA BM Online, nag-send siya sa akin ang message. So, buksan natin. Sabi niya rito ay, balik mo ito, hi Ronald, your account has been successfully created. So, please confirm yung email by clicking confirmation link below. So, nag-send siya sa akin ang link. Ito yung link. So, kailangan itong link na ito ay i-click natin para mapunta tayo doon sa ating ginawang new user BM Online. So, i-click natin. At ito na ang lumabas. So, your account has been successfully activated. You may now log in. So, kailangan i-okay natin siya. So, meron na tayong what do you call that? BM Online. So, maglalagin na tayo. Tingnan natin kung okay na siya. So, maglalagin tayo. So, huwag niyong kakalimutan yung ginawa niyong password. Ha? Kasi importante yun. Ngayon, kung nakalimutan niyo ang password, meron akong video na to reset the password. So, yan. So, mag-login na tayo. Login. Ayan na siya, guys. So, sabi dito ay OEC number verification. Enter the last issue OEC number. So, i-enter natin tong
Yung last OAC natin, kung wala pa tayo, forgot your EOC number, click here to send an appointment. So, kailangan natin i-enter yung luma, di ba? Dati luma pa yung mga OAC number na nasa mga papel pa nga. So, enter natin. Ngayon, kung nakalimutan nyo, i-click na lang natin dito. Para lumabas na itong ating bagong ginawang balik manggagawa online. So, kailangan nating fill up ang ating passport, expiration, validity, birthplace, siyempre, nandyan na yung ating birthday, civil status, kung single kayo or married, meron na mail, province, ilagay nyo lang kung taga saan kayo, kung taga Abra, then select, then street, barangay, PhilHealth, kung meron kayong PhilHealth, SSS, pag-ibig, telephone number, import, email, nandun na siya. So, ito naman is yung mother nyo. Mother, first name, middle at saka last. So, name of employer, kung saan ka nagtatrabaho, kung siya, for example, na Saudi, Al-Suwaidi, country, kung anong country, kung anong province ito, yung address ng pinagtatrabuhan nyo, telephone, at ang email nila, so, kung kano ang sahod nyo, lagay nyo dito, yung currency, salary period, kung monthly ba kayo, o daily, weekly, dito ay may kahit ano, Albanian o SR. So, last departure nyo ay kailangan ilagay nyo. At ang last arrival lang. So, pagkatapos nun, pagkatapos nyan ay isave nyo. Isave nyo. Isave nyo yung ginawa nyo dito. Dito, save nyo din. And then, kung mag-add kayo ng beneficiary, click nyo lang yan. Yung add. Tapos, kung complete name ng inyong beneficiary. Yung mga anak nyo, asawa nyo, nanay nyo, ilagay nyo kung ano, date. Then, isave. Lagi nyong isisave. Pag may nilagay kayong ano dyan, mag-save na yan. Example ko lang to. Tapos, isave nyo lang siya. Isave nyo. Ito yan. Isisave ko, then save. Okay. So, save na siya. Yan na siya. Na-save siya. So, kung lagyan nyo siya rito, siya kailangan isave nyo rin. Kasi pag nilagay nyo, hindi nyo sinave, ay hindi siya ay mawawala siya. So, kailangan i-save nyo lahat. Lahat ng ilalagay nyo pagkatapos nyo ay i-save nyo. So, ganun lang kasimple ang pag-register. Hindi ko na ito lalagyan kasi ano, para walang makita. So, kailangan lagyan lang ito. Lahat ng mga may nakalagay dyan na ano is lagyan nyo lang kung anong nararapat ilagay. At importanteng isave nyo. Importante kasi para hindi na siya mawala. So, kung ikaw ay may i-edit, ay clicking mo lang ito. Kung ikaw ay may i-edit na, halimbawa, yung passport mo, expire. Expire na yung passport mo. Kung expire na yung passport mo ay, kailangan mo siyang i-edit para mapalitan mo siya ng bago. Pero kalimitan lang ini-edit is itong tatlong ito. Passport, expiration, at saka visa. Wala nang ibang ini-edit dyan at saka yung telephone lang. Kasi kung nakalagay na ang iyong pangalan ay hindi mo na yung may edit. Pati yung email mo. Hindi mo na siya may edit. Ah, yung email may edit pala. Kasi pwede siyang i-click. Oh. Pag hindi mo na siya maklik at may pula,
Ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng palitan. So, lahat ng naklik mo ay pwede mong palitan. Kahit employer at beneficiary, i-edit mo, pwede siyang edit. At pwede ka uling mag-add. Kung ganun lang kasimple, kung may mga tanong, ay pwede kayong magtanong. At kung kukuha kayo ng OEC, ay may nakalagay yan dito. Pag na-kompleto nyo na ito, lahat, so, lahat ng detalye, malalaman ng POEA kung OFW ka, maglalagay sa dito ng exemption. So guys, kung gusto nyo makita yung isang video, yung may video ako na isa na OAC, i-upload ko, makikita mo yan. Yun yung kung paano kumuha ng BM online number. So hanggang dito na lang muna at yun lang ang kung paano siya mag-register kung bago ka sa BM online. Kung bago ka, ganun lang mag-register. And huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell. Thanks for watching.